ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang ilang tao na nagbalita kay Jesus na nangyari sa templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa akala nyo ba'y mas makasalanan ang mga taga-Galilea iyon kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila ang nagdusa? Hindi. At sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat. Gayun din naman sa namatay na 18 taong nabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala nyo ba'y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Pero kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat." At sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, "May taong may isang puno ng igos sa kanyang ubasan at pumunta siya para maghanap ng mga bunga pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, 'Tatlong taon akong pumaparito sa paghanap ng mga bunga sa punong igos na iyan at wala akong nakita. Putulin mo na iyan at pampasikip lang sa lupa.' Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan, 'Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya, pero kung hindi, saka mo siya putulin.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa akala nyo ba'y mas makasalanan ang mga taga-Galileyang iyon kaysa lahat ng mga taga-Galileya dahil sila ang nagdusa? Para sa Mahudyo, may kaugnayan ang pagkakasala ng tao sa nagaganap ng mga kalamidad at trahedya. Kaagad nilang itinuturing ang pagkamatay sa templo ng mga mananampalatayang Hudyo na bunga ng kanilang mga kasalanan." Binibigyang diin ni Jesus na hindi ang pagiging makasalanan ng mga mananampalatayang Hudyo ang naghatid sa kanila sa kamatayan. Dahil ang totoo, si Pilato ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay. Hindi rin kasalanan ang naghatid sa kamatayan sa 18 manggagawa habang nagtatayo ng isang tore sa Siloam. Mulat si Jesus sa kalagayan ng karaniwang tao sa kanyang panahon. Nagdalang habag siya sa mga biktima ng mga trahedya, maging dala ng aksidente o kagagawa ng isang masamang pinuno tulad ni Pilato. Binali ni Jesus ang paniniwala ng mga tao na ang mga sakuna ay bunga ng pagkakasala ng mga tao. Ang kasalanan ay ang pagiging kawalay ng Diyos at ang kasalanan ay nangangahulugan ng pagtalikod at paglaban sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan sa ganang sarili niya ay isang sakuna. Sa parabola ay pinapakita ni Jesus kung paanong ang puno ng igos ay hindi namunga pagkalipas ng 3 ng pag-aalaga ng magsasaka. Mawawalang saysay ang buhay natin kung hindi tayo makapamumunga ayon sa mga biyayang kaloob ng Espiritu Santo sa atin. Pagsasagawa. Bawat hininga na pahiram sa atin ng Diyos ay pagkakataon natin upang mamunga ng sagana para sa Kanyang ikalulwalhati.